with the ball. Right, I promise that Fil Cristobal. Pero the man behind A-Homes is the late engineer Porthos Alma Jose. Nobody else, except his personality, he have done his best. The one we are here tonight is a place that also Porthos Alma Jose built with his own effort. Ganon kagaling po si President Porthos Alma Jose, ay si Porthos Alma Jose. So, ang topic po na ibinigay sa akin is yung bukas ng A-Homes, kaakibat ako ng pangalan namin. I will never be known if I'm not affiliated with A-Homes. Simple officials, provincial officials are keep unlocking to us for a very long time. Siguro almost mga 4 years na nawala sa lamplay ng A-Homes. There are present problems na kailangan ninyo ngayong mga bagong board ang matulog para magkaroon ng solution. Sad to say, even my good friend, the city administrator of Sir, may kataasan ng tax na naipataw sa atin. But because we never participated. Yung A-Homes ko, parating may representation. You will always get approach the city government, the provincial government, that you must be called upon when some important decision ay may gagawin sila dito sa atin sa Antipolo. Nung araw po kasi tatawagan kami Porthos will call me up dahil mayroong symposium ng tax symposium doon sa Balilagay pa nga I think Siena College sa Isidro we participated. Nung ginagawa po yung SM, we were called upon. Give our views. Meron pa kami pagtukol. Ano ba ang suggestion namin? You cannot ever, and you cannot always be against any development dito sa atin sa ating polo. Lalo po kami sa lower level. I quite remember the time. 1994, dalawang taon na huwagay itong A-Homes. Yung pong Marian Chapel, you are all familiar with that, nakikita nyo. That's the first funeral parlor. That's what that was being built there. Tatay na niya, Porthos Alma. Porthos ako, sabi niya, kailangan kasi yung mga ganong institution must always get the consensus na yung mga homeowners o yung mga taong naninirahan sa lugar na yun ay makapagsalita kung sila ba ipabor o sila hindi ipabor. Just as a, just like SM, yung SM po, dapat ganun din ang ginawa. They called us up. Hindi naman kami po tumututo. Kaya lang, hinihilim namin yung higit na makabubuti para sa atin. Hindi po yung basta tutulang. Then, sabi nga namin ni Porthos, sa mga in time, kailangan natin yung Marian Chapel na yun. Let us argue so much about it, but let them hear our request bago payagan ng gobyerno ng Antipolo ang pagbibigay ng permiso para magkaroon sila nun. Ganun din po yung SM. Natatanggahan ko sa akin ni Marlon Pico, Billy Porthos. Papayag kami, pero baka at yung lugar. Wala kang tutor, kung tayo ninyo. Unang-unang SM yan, it will be hard fought kung lalaman pa ng tuloy yan. Mr. Porthos, Alma Jose, simply ask them, magtayo kayo ng catch basin sa ilalim. Para yung aming baha, dati, pumunta muna dyan, at saka mayroon yung strata. That we achieve. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo. Ang alam ko po,
in the time of, I think it was the time of sabi niya, Porthos will be a creating a development, what do you call that? Antipolo Development Authority or something. We want A-Homes to represent the private sector. Salamat naman po at nangyari yun. Kung ma-reto ko ba, ang unang po namin Presidente Chairman, si Mr. Porthos Alma Jose, that runs up to, I think, 1997. Then, Ed Bolinao of Pilipes, ako, chartered member, took over. Then, it goes to, after 2 years, the leadership goes to Dante Santos of Paris Asia, a very good person. Then, nagliba po, after 2 years, 3 years, nalima po kay Mr. John Agustin, a guy from Crescent Palace. Okay, boy, you know him. Luckily for us, there is a guy, the Dean of UP, Dean Jose Abueva, accepted the presidency. That's why, from Governor Antipolo, napuntuno po sa Apple Antipolo ang presidency. Then, there is also one attorney Kapusalem from San Antonio Valley subdivision who was once a president. Then, suddenly, there was a person by the name of Mr. Tison from APU who was elected as president. You missed Roland Kong. Yes, yes. No, yes. I think Roland Kong was ahead. Dante. Yes. Then, that guy, that person in FEU, misrepresented the homes. Yeah. There is always a saying here, we are apolitical. We will never. But he used A-Homes for his personal benefit. Tumakbo congressman, ginamit yung A-Homes soliciting money for his campaign. Then, Engineer Porthos Alma Jose, wala sa kami, kasi doon po ng Bibles po ng A-Homes, meron po doon place na if ever na yung mamumuno sa A-Homes, ay gagamitin ang A-Homes in its fortunate advantage niya. Gagawa siya ng pera, ito ang pang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 
grupong limang chartered member at A-Homes. Iyon po kasi ang nakalagay doon sa unang bios na yun. We come together, we ease it up. Inalis po namin siya sa pwesto. At iyon lang po naman ang dapat-dapat kasi iyon lang po eh, sa napakaabang panahon na kami pagmamahal sa sabatiko. Wala po natin ang taulit. So, pagkatapon po ni Jean at ni Dina Bueva, nakilap po ni Mr. Engineer Freddy De Castro ng Marvin Village. Tumukok sa tapat ng Kapitolo, yung Greenies na yun. Then after that, it goes to lower report. Okay? If I'm not mistaken, that's year 2000. The presidency goes to Mr. Oscar Casimir of PSU. Maganda lang po ang naging tako. So, pagkatapos po ng 2 years, nagkaroon po na eleksyon, ang nanulo po is a certain Armand Adame, Rantaw ng Calgary. By the time he was authorized by the board of Town and Calgary, being a director, to represent Town and Calgary to the world. Lakingly, naging presidente siya ng Eros. Pero yun nga po ang sinasabi natin. When your personality e gagamitin mo yung A-Homes, siguro hindi namin matalagay
legal tayo. Pagka ginawa mo yan, I will be against you. Nakpay na lang dito si kagawad na ng barangay na yun. Sabi ko parang bawal mo. Hindi pwede yun. Then, suddenly, the board ng town country wrote a letter na sinasabi nila na dinidisown nila yung representation ni Mr. Adam Agate sa A-Homes. There is a squabble. Medyo nagkaroon ng konting pagtatalo. So, kung dinidisown siya ng mismo town country in which he is representing, we wait for him to call an election. After 4 years in Galili, he did call an election. That was the birth of the interim board led by Mrs. Atomilin Bulan. Pangalan kay Holmes, sinanus po yan. Hindi ho kayo makakaiwas doon sa mga tawag na mayor. Meron kami ng del barrio, lalapitan kayo, makikiusap. Ang sasabihin ko, tulungan nyo naman kami na makampanya sa mga homeowners ninyo na magbayad ng taxes sa tamang oras. Napakasarap damhin sa pagkatao. Yan doon po yung paggala. Mula po doon sa opisina ng gobernador hanggang sa mga board member ng Rizal, hanggang sa mayor, sa mga department head ng city government. Pagka nalaman na kayo ang kay director ng A-Homes, lahat po ang paggala sa inyo. And let's continue the vision